This is a counter to the Harley. Mm-hmm. Kuya Reptar, instant kasing mapuprok dito yung bulwark shield ni Lolita. Pag kinain yung mga baraha. Pag kinain yung mga baraha, si Bnea, with that Lolita locked in, another unusual pick for 10S Gaming Frost. At dito talaga sila nakikilala. Bren Esports. Basing on the lineup, Kuya Reptar, what do you think are the chances of the, both of the teams na pwedeng manalo dito? I kinda like the Lolita pick para dito sa 10S Gaming Pros. Parang hindi yun in-expect ng Bren. So, walang kabias-bias. The Lolita pick as well is a surprise. That Harley, I think si Fiu nga ang mag-Harley dito. Fiu, doon yung Fiu mid lane. Siya. Baka tingnan natin. I'm pretty sure mag-iiba yung mga ano niyan, mga placements sila. Or what if baka meron silang mga positions? I don't know. Yeah. We're gonna see. It's a new look, Bren Esports. But one thing we have to consider, tignan natin, of course, yung mga nasabi ko, yung mahirapan dito, baka dito si Farsa. He's up against a Yuzhong and a Ling. The Harley gets countered a little bit by the Lolita. Pwede niya kainin yung baraha to immediately charge up the Guardian's Bulwark. Alam natin, masakit yun pag nagbuton ng swing ng damage. So it looks like 10S Gaming Frost pabor, pero there are certain elements about Bren Esports lineup that could work. Magiging madugo ang laban na to. Ladies and gentlemen, unang laban pa lang, meron ka kagad mga tinuturo-turo dyan, Kuya Ref. Oo. Okay, tingnan natin. Carl TZ na sa jungle, gamit ang Harley. Okay, so Carl TZ main jungler dito. Few will be the mid lane Farsa. Flap TZ, ginagawa niya yung ginawa ng Japan. The back siya, XP laner. My goodness. Against a Yuzhong in the top lane. Let's see the first few rotations here of both of the teams. Safe rotations muna. And actually, itong Harley na to, bumalik siya siguro last month. Sa meta natin. And I think gana din in terms of pag-farm kasi mabilis siya rin siya nakakuha dito ng mga jungle. But speaking of jungle, Papa will try to disrupt the jungle dito sa baba, End it early, end it fast. Yun yung gusto gawin dito ng Bren Esports. And sabi ni Papa dito na hindi namin papayagan yan. Oo, nako, may onting pag-shield si Sebnea dito. Poker tricks coming in from Carl TZ. Natatagalan silang kunin itong orange buff to the point na mapipilitan na si Rebo na sumuporta. Vacuum para kay Ovo yan dito as Carl TZ will secure the orange buff na naman. There you go, Deadly Magic. Sabay poker tricks, walang mangyayari. So, Sheena, malapit though. Buti, nakatakas na si Carl TZ. Has the hat to get away, pero si Rebo, mukhang nahirapan dito laban kay Sheena. Ginamit ng Tempest of Blaze, lalapit siya. Rebo under tower safely. Nakapassive siya with the basic attack, pero si Sheena, makatakas. So a lot of pressure right now, nilalagay dito para sa lane ni Rebo. Kumbaga parang pressure-pressure lang muna ang ginagawa ng dalawang teams dito. Pero most likely, ang nagpe-pressure dito, kuya Reptar, ay ang 10S Gaming Frost. Ayaw nilang bigyan dito ng magandang jungle na XP's itong si Carl. And then, ang nagiging dilemma ngayon ng Bren Esports is, kumbaga, chillax lang muna sila. Wala munang play na magaganap. Pero mukhang ito ata yung unang play. Ooh! Di naman! Sa mukha! Feather Airstrike mula dito kay Few! And now si Laban Papa, nakanakap kay Lusty. Naiwasan ni Papa yung stun. And that was a good rotation by Bren Esports to respond doon. Pero ngayon, 10S Gaming Pro sa mas malapit sa Turtle. Yeah, Turtle is at 3K health. Lusty, pumipesto ngayon dito. But nice! Kick! Mula dito, of course, kay Pekka. Oh no! Napamali ata si Flap TZ ng galaw as 10S Gaming Frost will take that. As you know, it was Bren Esports actually nakakuha ng turtle. Pero nakuha ng kill. Nakakuha ng kill. So in a way, parang one-on-one din yung nangyari doon kasi nakuha yung objective. Pero si Carl TZ, makita dito si Sevnea. Doesn't have to worry so much. Tank naman ang kalaban niyan. Meron naman rest back dito si Carl TZ. Yeah, we shall see as Carl TZ will go in with, again, the poker tricks and the deadly magic. Sevnea, nasa na yung shield. Walang mangyayari as team Bren Esports ay mukhang tuloy-tuloy pa rin using the shield mula doon sa turtle. Tinuloy-tuloy ng Bren Esports ang pagiging aggressive. And I like the matchup between the Baxia and the Yuzhong. Pero si Flap TZ on the Baxia. Baka delikado pa yung position na dito. Pero chillax nga lang, makakatakas. And again, I was saying, I like their matchup because naturally, masakit yung gulong na binabato ni Baxia against other melee heroes. And then at the same time, meron din siyang natural anti-heal, which is perfect against a Yuzhong. Yeah, parang nalulugi ngayon si Pekko dito. Which is, actually, kung papansinin mo, Kuya Reptar, talagang nagme-make sense itong Baxia pick na ito yung parang surprise pick.
ng Bren Esports kanina eh. Para bang itong Yuzong pick na to ay nawalan din ng saysay. Kasi kapag nag-level 4 din yung back siya, gera na to with the Yuzong eh. Oh. Wala na siya pakialam kahit tamaan siya dito nung kanyang Dragon Tail. Oh, hindi makakahil masyado yung Yuzong. Oh, as long na merong poison with the back siya. Uh-huh. Goods na goods eh, tama ba? Oo, oh, goods na goods. And tignan natin kung goods yung rotation dito ng Bren Esports. Ang ganda ng pwesto nila ngayon. But Sevneya as well, protecting the jungle, protecting the crucial point. May idea na ata ang Bren Esports na malapit dito ang 10S. Oo, chillax lang muna ang Bren dito. 10S, still, parang ang ginagawa ng 10S dito, kaibigang Reptar, pumipilit silang humanap ng fight. Mm. Pero parang ang nangyayari, hindi natataranta yung Bren eh. Parang laging pumipesa yung 10S. Ayan, parang ganyan. Pero ayun, nung nasa scoutan sila, that's your combo. Naku po, purple lang pala, Diyos ko Lord. Naku, tignan natin, nice ultimate para kay Phil dito. Pulado kagad si Oboyan. Flap, TZ, hinabot si Oboyan. At naku, si Luigi pala doon. Ang main target, papatakbo na. Naku, pinapaulan na ng mga planggana. Dito, ni kaibigan Flap, TZ, super rookie. Naging gulong na. Boom, Sebiana ay tumatakbo na din. Bren Esports, walang pakialam doon sa teleport play ng 10S Gaming Frost. And with that, makakuha pa sila ata dito ng libreng turtle. Ang bilis ng rotation doon ng Bren Esports. The moment na nakita nila na si Carl TZ ay malapit doon sa tatlo na nag-teleport sa purple buff, biglang lumipad si Few, biglang gumulong-gulong doon si Flap TZ, and 10S Gaming Frost out of nowhere, hindi nila in-expect yung damage na nilabas ni Few. Parang napanood ng Bren Esports yung laro kanina na para bang doon lagi nagte-teleport yung 10S. Oo. At inabangan nila, akala siguro ng 10S na may hero doon na nagtitake ng purple buff. Mm-hmm. End it fast, end it early. Yun ang gusto ng Bren Esports and yun ang nangyayari ngayon. Dahil nga sa burst magic damage, ang daming burst magic damage, uh-huh, meron ang team nila. Of course, it takes time to build against magic damage kasi kailangan mo muna mag-build ng mga Athena Shield, mga Cursed Helmet, uh-huh, Rose Gold Meteor, anything that reduces magic damage. And definitely sa early game, dun ka mag-shine. Pero right now, at least nakaganti ang 10S Gaming Frost with the kill on Rebo dun sa may Turtle Pit. Kumbaga, kailangan pa na maraming bigas. Uh-oh. Konting rice pa para dito sa 10S Gaming Frost para ma-withstand nila yung burst damage output dito ng Bren Esports, Kuya Reptar. Tama ka dun. But actually, meron silang mga ginagawang certain place dito sa top lane, and again, you won't count out this team. Nagkakaroon ng onting pagdapa ang Bren Esports dito. Bakit nga ba? Siguro mabilis siguro yung movement dito ng Luyi at saka nung Ling? Yeah, the Luyi and Ling, alam natin naturally na maganda yung map coverage ng isang Ling with the French boys. Just jumping around, parkour siya. And of course, yung mga teleports ng Luyi. I think a lot of the tempo being set right now para sa 10S Gaming Frost. Of course, si Sheena sa pag-ikot niya, si Obian sa pag-ikot niya. Pero little by little, we're starting to see yung mga information na binibigay ni Sevneya who picked up the rapid boots. So, mas mabilis talaga yung movement niya. And of course, since yung isang Lolita, meron siyang dash, nag-a-add yun. Again, the core rotators for 10S Gaming Frost ang nagbibigay ng daming impormasyon para sa team nila. So, I think what you're trying to say, Reptar, is that yung ginagawa dito ng 10S Gaming Frost, sinasabayan nila ko yung baga. Yung fast pace na rotation na gustong gawin ng Bren! At mukhang si Few atay, maligay may target! Naku, Few, takbo! Lipad pala, Kuya Few! At hindi na nakalipad si Kuya Few! Oh no! Mas lumipad pa ata yung dragon dito ng side ng Japan! 10S! Naku, tagilid ata! Sino yung namumula si Kuya Lasty? Oh my God! Damage. 20 seconds down dito ang dalawa sa side ng Bren! At nagkaroon pa ng isang stun dito! Oh, RTZ sa live! Pero nandito pa rin super rookie! Buhay na buhay! Flap TZ and the Doctor! Dr. Reeves is in! Oboyan, takbo! Naku po! Ooh! Triple kill para kay Carl TZ. Hindi pwede yan, sabi ng Bren. Grabe naman, 10S Gaming Frost. Akala na namin na nagulat na kami. Natakot na kami para sa Bren Esports. But the experience of the Doctor and si Flap TZ as well, the super rookie, holding down the fort. Kinain lang nila lahat ng damage. And si Carl TZ, ginagawa lang niya ang Carl TZ things. Akala siguro ng 10S Gaming Frost na magugulat ang Pilipinas. Pero sanay na mga Pinoy sa mga gulatan, Kuya Reptar. Oo. Hindi na nagugulat. Dami natin naswang dito eh. Oh my God, Bren Esports with 26K. 4K ang kalamangan at mukhang si Papa pa ang ginulat dito. There you go.
Mega kill para kay Carl TZ. This kid, Carl TZ, the child prodigy, doing wonders for Bren, 6-1-6. As the game extends though, little by little nakita natin na nakaka-build na ng mga magic reduction damage items ang 10S Gaming Frost. Pero sapat pa yun, is that gonna be enough? Sa burst, ang daming burst na nilalabas ng Bren Esports. Oh no, this is looking bad for 10S Gaming Frost. Dahil kanina, natalo sila. If ever matalo pa sila ngayon, si surely but, nako, slowly but surely, unti-unti nang pupunta itong 10S Gaming Pros doon sa phase 2 at mukhang sinisecure na yun ng Bren, Kuya Rep. Yung tower sa taas, baka mabasag na dito ng Bren Esports, hinihintay na lang yung minion wave, 10S Gaming Pros. Grabe! Yung first damage coming out from the low Yi. Boom! Pero si Lolita ang napitas ni Carl TZ. Nice pick off mula dito kay Carl TZ. Once again, Sheena, wala nang magawa ngayon ang 10S Gaming Frost. Pilipinas, 16-6, 10 minutes in. Pwede na ba nating sabihin, Kuya Reptar, na Bren ang magwawagi sa game number 1? Meron bang comeback potential ngayon ang 10S Gaming Frost? It's over until it's not over. Wait, tama ba yun? It's not over until it's over. Nabaliktad ko yun. Pero mahirap na balik na rin ng 10S Gaming Frost ang laban na to dahil nga ang Bren Esports, the positioning, their timing, nauuna sila sa spots na kailangan nila abutan. So, lagi nakaset up muna yung Bren Esports bago ang 10S Gaming Frost. 10S ang kailangan nila, of course, is hanapin yung Farsa. Ang dami nilang heroes pwede para mahanap yung Farsa pero hindi nila magawa. Si Peko right now, actually, napitas ni Carl TZ doon sa likod si Ribo. Nahuli si Obu yan. Si Sifnea naman, the next one, the tank. Tatlo na lang ang naiwan sa 10S Gaming Frost and Bren Esports just like that. Sabi ni Few, wala akong pake kung meron kayong Ling. Wala akong pake kung meron kayong Yuzong. Luto kayo sa akin. There you go. And Few, ladies and gentlemen, with the Farsa plays and with the burst damage, it's all about the magical damage. Magic, magic. Ang laban dito ng Bren Esports, laban sa Japan. Galawang Magic Temple, ladies and gentlemen, 19-6, 11 minutes, dinaan sa burst damage. Itong sustain lineup na meron ng 10S Gaming Frost. Carl TV, Carl TZ, that's magical. The magical. Magical. The magical Carl TZ. Magical. Magical. Pwede natin siya tawagin ganon. Tapos na ang panahon na nag-a-assassin-assassin siya. Oh. Tapos na ang panahon na marksman. It's all about the mages right now para kay Carl. And with this, ang ginagawa na lang ng 10S Gaming Frost Reptar, naghihintay ng pagkakataon. Siguro, if ever umasim dito ang Bren Esports, pwede pa rin sila makapitas. Mind you, this is a Louie pick. And exactly, a Louie pick can actually go for the teleports and can pick one up. Oh, and combined with the zoning and the crowd control ng Louie with the second skill, pag natamaan din sila ng ultimate ni Lolita, sobrang sakit yung para sa Bren Esports. Ang daming time para makaset up for burst damage as well. Coming from 10S Gaming Frost, si Sheena na lang ang kailangan na mag-show up dito as well as Peko. Dapat nila matimingan na maayos para mahuli nila si Few. Kailangan na magandang timing dito, pero eto na ata. Let's see kung ito ba ang tamang timing kay Peko. Ang dragon ay dumating, pero umalis din. 19-6, Peko, they know, Bren Esports, isa sila sa mga team na magsasabi, oy, wala nang dragon. Pwede na nilang i-go on Lord habang cooldown. Dito ang ultimate ni Peko. 10S Gaming Frost, they're waiting for the right opportunity to strike. Sheena, now going for the push mid. But that is Bren securing the Lord. Papa, mag-isa lang siya dito. Oh no, mukhang wala Papa siya magagawa. Papa, mahuli dito, Cartesian and Flap T-shirt. Pero tingnan mo, shun po ng shun po ka pa. Sakasabugan ka sa mukha. Sumabog ang mukha ni Papa dito. Papa, trying his best para at least ma-way down yung lead dito ng Bren Esports Reptar. But Sheena is still a Ling. So ibig sabihin, ang ginagawa na lang ng 10S Frost dito is splitting up the map. Tama ba ako, Kuya Rep? Yeah, they just need to keep splitting up the map. And ano, nirerespeto rin yung Bren Esports na possibly na maikot pa ng 10S Gaming Frost to with a really good team fight setup. So, nagsisplit na sila ng mapa. Nag-aggressive pa rin ng Bren Esports pero a little bit more defensive yung positioning nila. Hindi sila masyado gigil
na makukuha ng kill para matapos yung laban, they're still focusing on the objectives. Yung towers, yung lane pressure, that is still the eyes and the focus of Bren Esports. Yeah, sabi ng Bren Esports, dito kami din, meron din kaming Zen Mastery. Mm. Hindi lang kayo. And now, Bren Esports, pumapasok na sa base. Pwede mo nang sabihin, pare Koy, 30 seconds down si Peko dito. Ooh. And it's time. Even though tumama dito yung Lilita Ultimate, wala na silang pake. Here we go, Bren Esports. Alter Ego, tinitignan na namin kayo dahil mukhang makukuha na ng Bren Esports ang 1-0 laban sa Tense Gaming Frost. Wipeout and game 1. Tignan mo nga si Lasty yung sticker ng Alter Ego ginagamit. RRQ, try again. 1-0 sa debut nila dito sa M2 ang Bren Esports ay nagugi sa game number 1 laban sa 10S Gaming Frost. And look at the faces of Bren.